Ang demonyo o diablo ay isang negatibong espiritu. Ito na siguro ang elemento o panaginip na ayaw nating maranasan. Ngunit ang isang panaginip ay hindi natin kayang iwasan. Tunay ngang nakakatakot at nakakapanindig balahibo. Ito ang mga halimbawa, mensahe at kahulugan ng pananaginip ng demonyo. Number 1. Pagsanib ng isang demonyo sa iyong panaginip. Nangangahulugan itong may hindi kaaya-ayang kaganapan na mangyayari sa iyo. Ikaw ay masasaktan, tatraidorin ng isang taong hindi mo inaasahan sa salita man o sa gawa. Number 2. Paghabol ng isang demonyo sa iyo. Ito ay isang hindi komportableng sitwasyon kung saan hinahabol ka ng masamang elemento. Maaaring may nagawa kang mali o problemang tinatakasan kung kaya naman inuusig ka ng iyong konsensya. Magigising ka ng punong-puno ng takot, pagsisisi at hinagpis. Number 3. Diablong naging tao. Ito ay sumisimbolo ng iyong saloobin at sariling ambisyon. Ito ay tinatago mong karakter o personalidad na gagawin mo ang lahat upang hindi malaman ng iba. Ang isa ding kahulugan nito ay pagkakaroon ng isang boss na hindi man lang napapansin ang iyong pagpupursige at kontribusyon sa iyong trabaho. Number 4. Ikaw ay nakikipag-usap sa demonyo. Ikaw ay biktima ng panlilinlang, pangguguyo at katraidoran. Ibig sabihin nito, ikaw ay lilinlangin ng isang tao na gumawa ng hindi maganda at ito ay magdudulot ng kasiraan at pagsisisihan at pagdudusahan mo ito sa huli. Kahit pa malinis ang iyong konsensya at kalooban, ugaliing huwag magtiwala kaagad at umiwas sa mga taong kahinahinala. Number 5. Pakikipagsayaw sa demonyo. Ito ay may positibong mensahe kung saan magiging maswerte ka sa iyong sosyal at pinansyal na aspeto. May chance ang mapopromote ka sa iyong trabaho o magiging magandang estado ng iyong buhay. Ito rin ay pinakamagandang panahon na magsimula ng proyekto dahil ang pagod at hirap ay masusuklian na tagumpay at kaginhawaan. Number 6. Pagiging matapat sa demonyo. Magkakaroon ng pagbabago sa iyong trabaho. Maaaring may bagong boss, katrabaho o karagdagang gawain. Ito ay iyong inaasahan kaya naman hindi ka maninibago. Number 7. Pinapakain ang demonyo. Ito ay may negatibong mensahe na maaaring ikaw ay mamatay sa natural na pamamaraan o aksidente. Kapag nakakita ka ng isang tao na pinapakain ito, ang tao na ito ay lilisan o mamamatay. Ito ay hindi magandang panaginip kaya naman sinasabi na ito ay isang uri na masamang panaginip o bangungot. Number 8. Ang paglaban at pagpatay sa demonyo. Ito ay may positibong mensahe. Kung ikaw ay may proyekto, matatapos mo ito at mabibigyan ng parangal. Number 9. Ang pagsanib ng diablo sa miyembro ng iyong pamilya. Isa itong negatibong enerhiya kung saan ikaw ay may kinikinkim o nakaalitan sa iyong kapamilya at pati sa panaginip ay daladala mo ito. Pinapaalala nito ang nagawa mong kamalian upang makapagnilay-nilay at matulungan ka kung paano mo ito haharapin at aayusin. Number 10. Hindi lang isa ngunit maraming demonyo sa iyong panaginip. Sinisimbolo nito na may matinding pinagdadaanan ka sa aspetong emosyon at pag-iisip. Ikaw ay nahihirapang harapin ito at maresolba. Huwag na huwag mong hahayaan na ang problema ang kumontrol sa iyo at sa sitwasyon. Kung nais niyong malaman ang kahulugan ng inyong panaginip, mag-iwan lamang ng komento sa baba o di kaya ay magpadala ng mensahe sa aming Facebook page at sasagutin namin ito sa susunod na episode. This is Mr. Y. Maraming salamat sa inyong panonood.